Hello Opo. guys, magandang araw sa inyong lahat at dito tayo ngayon mag-aasimbol na tayo ng DT Yamaha 125. Ang maalala nyo ay 4 speed ito, yung bearing. Hanap lang tayo ng pwede natin ilagay dito ng mga washer. Gumamit ako dito ng bearing at saka washer. So, ibabalik lang natin yung nut at higpitan lang natin at unti-unti nang papasok yung sigonyal sa bearing ng crankshaft. Check lang natin palagi guys na straight yung pagkabalik para mas madali nating maipasok yung sigonyal sa bearing. I-hitgan sana to, kaso lang wala na tayong pangpalit ng oil seal at baka pag tinanggal pa natin ay masisira pa. Kaya kinamitan na natin ng ganitong technique para maibalik natin yung sigonyal sa crankshaft. Medyo mahigpit lang to guys, pero talagang babalik naman siya pag ginamitan nyo ng ganitong technique. Gamit lang kayo ng washer, nakakasya doon sa sigonyal, at babalik nyo lang yung nut at tandaan lang hihigpitan. I-check nyo rin palagi na yung connecting rod ay nakasentro na sa gitna ng crankshaft. Yan, tapos na tayo. So, double check lang natin. Babalik na natin yung transmission set. Wala namang problema dito sa kanyang mga gears kasi hindi naman to kakalas. At saka yung shifting fork na mga malalaki ay magkapareha lamang ay banda sa likuran sa sprocket na shaft. At saka itong maliit naman na isa ay sa bandang unahan. Babalik natin yung shifting drum. At saka yung pin ng shifting fork. Kailangan lumapat ng maigi. Ipupukuin lang natin para mag-set siya. Yan, i-check rin natin yung kung gumagana ba yung shifting niya. Papasok ba yung mga gears. Okay, at okay naman. Yan, lilinisan lang natin. Gagamit tayo dito ng gasket. Liquid gasket yung ginagamit natin dito kasi wala naman tong paper gasket na center gasket na ginagamit dito. Lagyan lang natin ng tamang-tama lang na gasket maker. Magkabilaan para masigurado natin na didikit pareho yung crankcase. Babalik na natin. Siguraduhin na natin guys na yung dowel pin ay nakalagay. So, ibabalik na natin yung mga screw bolt niya. Ginagamitan lang to ng impact driver para mahigpitan. Pupukpukin lang. Babalik natin yung bushing sa crankshaft at saka yung dowel pin. No, yung kunya pala. At saka yung gear. At mayroon siyang lock washer at nut.
sabay natin higpitan. Babalik rin natin yung pin. Flat washer at yung circlip. Dito naman sa idle gear ay mayroong circlip mauna, kasunod yung flat washer at saka yung idle gear. Titingnan lang natin guys, yung bandang medyo nakatabingi ay banda sa labas. Sunod natin yung flat washer ulit at saka yung circlip. Washer, bushing, at ibabalik lang natin yung spring sa selector. Saka yung selector lever. Mayroon siyang circlip ulit. Ito naman guys yung shifting shaft niya. Ay mayroong guide. Lalagyan natin yung circlip sa bandang ganyang position para hindi sasabit doon sa shifting lever niya. Ayan. Pasok lang dyan. Tsaka yung kick naman niya ay mayroong guide. Hindi kayo magkakamali, yung spring sa butas. Sabay natin iikutin yung spring at ilalagay sa butas. Babalik natin yung clutch. Lock washer. At saka yung nut. Ginagamitan ko ng white tools dito guys, mag-ingat lang, siguraduhin lang na hindi gagalaw, hindi bitaw, baka masira yung clutch boss. Yan, ilalak na natin. Babalik na natin yung clutch lining, friction plate, clutch lining. Salitan na yan guys. Yan lang, babalik natin yung rad niya, shifting rad, at mayroon siyang bulitas, lalagay natin sa butas. At saka yung pinaka plate niya. Siguraduhin lang natin guys na gumagana, check lang natin sa bandang likuran. Babalik na natin yung spring. Saka yung gasket. Yan, babalik lang natin to sa sprocket. Mayroong o-ring na maliit. Sunod yung bushing ng sprocket. Babalik na natin yung gasket sa head at saka yung piston.
gamit lang tayo ng basahan dito guys pagbalik ng lock para paniguradong baka malaglag. Lagyan lang natin ng langis at ibabalik na natin yung cylinder block. Kikik lang natin, paniguraduhin lang natin na walang sumasabit. Yun. Siyempre, lalagyan natin ng langis. Nasa 600 ml lang yung langis ng DT125. Yan, babalik natin tong red valve kasama yung manifold adapter. Guys, tapos na tayo. At naikabit na natin lahat. Ngayon ay papanda rin na natin. Itong DT125. Wow! One kick start. Napakatahimik na makina. Successful yung ginawa natin.